Oh, ito yung itsura guys kapag hindi pa nakabukas yung ating mga ilaw, pati headlight ko patay, para makita nyo kung gano'ng kadilim yung kalsada dito sa may amin. At ganito naman yung itsura niya kapag binuksan ko na yung ating ilaw na sinasabi ko nga sa inyo, nakalagay sa title, pinakamalakas at pinakamatibay ng ilaw na nasubukan kong gamitin. So, ready na ba kayo? Ito na siya. Sige! Diba, parang spotlight. Dalawang lane ng kalsada. Eh, nakikita ko, tingnan natin, ay kasalubong tayo. So, yan, papasok ulit tayo sa madilim na bahagi. At ito ang ilaw natin. Sige! Nakabuto lang sa baba guys kasi baka makasingan tayo, mahirap na, diba? So, ayun yung sira ng ilaw na to. At syempre, kung gusto nyo nga malaman kung ano tong ilaw na to, panoorin nyo lang yung video. At malalaman nyo rin na yamaya. 2 years ko na itong gamit niya. Okay. So, pakilagay yung video guys at subscribe na rin kayo sa aking channel. Ayos! So you know what is up dito. It's your boy Yek Yek. At ngayong araw na to ay ipapakita ko sa inyo yung accessory lights ko dito sa motor niya. Over 2 years na siya na naandito sa aking motor. At gusto ko siyang share sa inyo kasi napakatibay niya at napakaliwanag, no? Hindi nga pala ito yung accessory lights na sinasabi ko guys. No? Headlight ko itong nakailong. And gusto ko ipakita sa inyo yung ilaw nung ginagamit namin na kapag nagtatravel kami ng malalayo sa mga liblib na lugar, mga probinsya, ito yung wala masyadong ilaw. So, punta lang tayo sa medyo madilim na part, no? Para mas makita niyo yung liwanag ng ilaw na sinasabi ko sa inyo. So nga pala guys, ang bili ko dun sa ilaw na yun is more or less 700 pesos 2 years ago or baka mas matagal pa. Basta matagal ko na siya nabili. Hindi ko maalala kung 2021, 2022. Hindi na maalala. Pero, maya, pagka nasa madilim na part na tayo, papatayin ko yung ilaw ko yan. Papatayin ko yan. Tapos, pakikita ko sa inyo kung gano'ng kaliwanag yung ating accessory light, no? Sana naririnig nyo ako na maayos kasi gamit ko lang is yung mumurahing mic na nabili ko sa Shopee. Bluetooth to and yung cellphone case nakalagay sa harap. So, bahala na si Batman, di ba? And, ligo tayo dito sa bukid para talagang walang ilaw, di ba? Pakikita ko sa inyo. Baka sakali magka-interest din kasi kayo dito sa ilaw na to. Kasi nga, sobrang helpful niya lalong-lalo sa mga daan ng mga dilim, no? Ito. Pasok tayo dito sa may bandang medyo liblib. Okay, para mas makita niyo yung lakas ng ilaw. Actually, itong headlight, kumalakas na to guys. Pero pagka syempre, dadayo ka ng mga Baguio, dadayo ka ng mga, basta yung mga panort, tapos, ano, malidilim na parte. Hindi po walang masyadong tao yung dadaanan mo. Like, kapag aakit ka ng Baguio, dumaan ka ng Cannon Road, walang masyadong tao dun, di ba? Wala din masyadong poste. Kaya, mas mainam na meron tayong malakas na ilaw para talagang kitang-kita natin yung daan. Yan, ito palang headlight ko, guys. Ano, aftermarket na lang din to. LED rin to. So, converted na yung ano. Yan, medyo malapit na tayo dun sa kulay na walang ilaw. Sana hindi tayo makakita ng ano dito. Malakas naman ang paint ko eh. So bahala. Yan. Yan yung high niya. Diba, napakaganda rin ng ilaw nito eh. High niya, ito yung low niya. Yan yung headlight ko ngayon. Pero hindi yan yung papakita ko sa inyo. Ang papakita ko sa inyo is yung KC30 guys. Na binili ko. So yan. Kakaanan tayo dito. Kasi dito sa part na to. Medyo madilim na. Okay. So, pagka pinatay ko siya, pagka alang ilog, ay ganito ka din dyan. Yan, halos wala ang makita, di ba? Ito pa, ito ko sa inyo ngayon yung KC30, ano ba siya kaliwanan? Tiyagang! Ayan ang KC30, guys. Medyo binaba ko lang siya para hindi masyadong tutok.
Diba? Sobrang liwanag niyan. 40 watts yan, guys. And katulad nga ng sinabi ko, more or less ano na siya. More or less 2 years na siya na ating ginagamit mo. So, ayan. Ayan siya, guys. Ganyan siya liwanag. So, talagang buong kalsada sa hook niya. Ang maganda pa dito, adjustable siya. Pwede mo i-adjust yung tapon. Kung gusto mo mas malayo yung bato, kung gusto mo mas malapit. Ito, sagad na to sa malapit, guys. Naayaw ko nga lang yung ilaw. Kaya kung mapapansin nyo, itong front talaga na ang ano, ng kalsada yung pinapakita niya. Di ba? Ayan o, taragis na yung hita-hita, brad. So, ayan naman. Tapos, syempre, pagka pinagtulungan na ng headlight at saka ng, ano, ng accessory light natin, ganyan siya kaliwanan. Especially kapag straight yung, ano, kapag naka-high pa yung aking headlight, mas maliwanag siya yan. Kita mo hanggang doon sa dulo. Diba? Napakalupit ng ilaw na to, guys. Sabi nga sa inyo, sobrang iibay nito. Ilang, ano, ilang ulan na, ilang bagyo na, ang napagdaanan nito, pero buhay na buhay pa rin. 2 years mahigit, guys. Actually, nasira na nga yung Domino switch ko eh. Hindi na masyado nagpa-function na maayos to. Minsan, hindi siya nagbubo kasi. So, nauna pa yung Domino switch ko na original kesa dun sa ilaw na masira. Again, KZ30 yung pangalan niya, guys. Maraming nag-o-offer ng KZ30, mga brand. Like, mga TDD, mga ganun. Basta yung mga ano, nire-rebrand na yung KZ30. Pero yung ilaw talaga, KZ30 lang yung pangalan niya. Depende na lang sa brand yung pagkamahal niya. No? Kaya baba na natin. Puno tayo ng bayan ngayon eh. Puno tayo ng pagkain. Ayos. Nga pala guys, pwede nyo nga palang makita ito sa Shopee, sa Lazada. So, tingin na lang kayo ng store doon na medyo maganda yung review. Para masigurado nyo na hindi kayo lolo ko. So, dito tayo sa Lazada, medyo maliwanag dito kaya hindi tayo magbubuwas ng KZ30. Kasi nga yung KZ30 pang madidilim na daan lang yun, no? Saka, syempre, hindi rin inaalaw ng LTO na mag, ano tayo? Magpailaw tayo ng sobrang liwanag. Di ba? Lalo kapag maliliwanag naman yung dinadaanan natin. Actually, kahit dito patay na yung ilaw, pwede. Yan, patay na yung ilaw natin yan. So, yan. Napakatindi na itong ilaw na to, guys. Again, sa Lazada or Shopee, makakapili kayo yan. Kaya na lang bahala kung saan nyo gustong bumili. So, yan. Balikan ko kayo mamaya at bibili na ako dito ng aking iuulam at kakainin. So, yan, guys. Bago ko tapusin yung vlog, gusto ko magkaroon kayo ng close-up looks dito sa ilaw na sinasabi ko sa inyo. Ayan yung KZ30. TDD yung branding nito. Yan ang nakakabit sa motor ko. Pasensya na medyo madumi. 2 linggo na ako din nagpapaligo ng motor eh. So, yan siya. Yan ang hahanapin nyo. Ayos!